2. Narito naman ang isa pa sa literal na handmade cake na iyong makikita, pero isa rin ito sa pinaka-unhygienic na proseso ng pagkain na iyong mapanood. Paano ba naman? Ay sa simula hanggang matapos ang video ay consistent ang lalaki sa paggamit ng kanyang kamay habang pawis na pawis. Katulad ng ibang video ay umani ito ng iba't ibang reaksyon sa mga netizen. Mula sa kakaibang preparasyon ay mapunta naman tayo sa mga kakaibang kombinasyon ng pagkain. Narito ang Maggi milkshake na mula rin sa India. Siyempre, ang kombinasyon na ito ay mayroong gatas na hinaluan ng noodles at saka nilagyan ng pinong carrots at green peas sa ibabaw. Ang mga netizens ay nagpahayag ng samut-saring komento dahil sa weirdong kombinasyon ng pagkain. Humakot din ng libu-libong views ang street food na ito sa India. Ito ang mango ice cream chaat with cheese, na kabilang din sa pagkain na may samut-saring sangkap. At narito nga ang recipe para sa ice cream chaat. Sa una ay ibababad muna ang piraso ng tinapay sa sabaw ng buko at turmeric syrup at saka ito hahaluan ng strawberry syrup sa ibabaw at iba pang pampalasa. Nilalagyan din nila ito ng dried fruits sa ibabaw at saka idadagdag ang mango dali ice cream. Pero hindi pa dyan natatapos dahil lalagyan pa ito sa ibabaw ng sandamakmak na mango syrup. Kung nauumay ka na ay sandali lang dahil lalagyan pa nila ito ng napakadaming cheese sa ibabaw. Pero wait lang at hindi pa pala tapos dahil muli nila itong lalagyan ng mango dali ice cream sa ibabaw. Siyempre, marami sa mga komento ang nagpahayag ng kanilang pagkaumay at pagkasuya sa samut-saring kombinasyon. Pero mayroon din namang naintriga at gusto itong subukan. Hindi rin magpapatalo ang Fanta Omelette na bagong-bago sa kanilang weirdong kombinasyon ng pagkain. Kilala rin ito bilang Fanta Fry, isang matamis at maanghang na bersyon ng egg dish na ginagawa gamit ang sunny side up at boiled egg at saka ito hahaluan ng orange flavored na soft drinks. At syempre, ikaw na ang bahalang mag-imagine kung ano ang lasa ng street food na ito. Ang Fanta Omelette ay nagkakahalaga ng 200 rupees kada plato. Pagdating naman sa mga gulay at prutas, mas matingkad ang kulay ay mas mukhang fresh at sariwa. Kaya bilang mamimili ay ito ang kadalasang hanap sa palengke. Pero maging mapanuri dahil baka ang inaakala mong sariwa ay nagbabalat kayo pala. May ilang vendor kasi sa India na nagsasagawa ng isang pinagbabawal na teknik kung saan ang kanilang panindang gulay at prutas ay kinukulayan at iniisprayan ng tina o dye upang mas magmukhang hinog at sariwa ito. May mga pagkakataon naman na ang mga prutas at gulay na malapit ng mabulok ay nilalagyan nila ng silicone spray upang mas tumagal ang pagkasira nito at saka ibababad sa isang artificial color. Gumagamit din ang ibang magsasaka ng hormone na ini-inject upang mapabilis ang paglaki ng kanilang mga pananim na gulay. Ang mga dyes at kemikal ay matagal nang ginagamit ng ilang magsasaka at vendor upang takpan ang mga hindi hinog o nabubulok na parte ng prutas at gulay. Kabilang sa mga kemikal na ito ang carcinogen sa malachite green at calcium carbide na maaaring magkaapekto sa kidney at atay kapag kinonsumo ito.